ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazareth, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahong-pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati at isang tinig ang nagmula sa langit. "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, maging tunay na binyagan. "Ikaw ang aking anak, minamahal, ikaw ang aking hinirang." Hudyad ng pagtatapos ng kapanahunan ng Kapasuhan, ang kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus at ang pagsisimula naman ng karaniwang panahon. Sa kapistahang ito, patuloy pa rin ang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili bilang Emmanuel, ang Diyos na suma sa atin. Ipakikita ni Jesus na talagang suma sa atin siya sa pamamagitan ng mapagkumbaba niyang pagpapabinyag kay Juan Bautista. Pinili niyang magpabinyag kay Juan Bautista hindi dahil may bahid siya ng kasalanan, kundi upang ipadama ang kanyang mahigpit na yakap at pagtanggap sa karupukan at karumihan ng ating pagkatao. Tandaan na hindi lamang sumausaw o nagtampisaw si Jesus o lumublob at lumusong sa nagpuputik na tubig ng ating kasalanan. Lubusan siyang nakiisa sa ating buhay maliban sa kasalanan at ipinaramdam niya ang walang kondisyong pagmamahal ng Diyos sa tao. Kung tutuusin ay hindi niya kinakailangan gawin ito, pero dahil sa pagmamahal niya sa Ama ay tinanggap niya ang misyong ito. Kahit na siya ay Diyos, hindi niya inambisyong maging kapantay ng Diyos. Sa halip, sinaidpan niya ang sarili sa pag-aanyo niyang alipin at sa pagiging tulad ng mga tao. Ang kababaang loob ni Jesus na makiisa sa ating pagkatao ay naging kalugod-lugod sa Ama. Maririnig ang boses ng Ama na nagsabi, "Ikaw ang aking anak, minamahal, ikaw ang aking hinirang." Hindi mapigilan ng Ama na magalak at papurihan ang kanyang anak na si Jesus dahil sa kababaang loob nito na sumunod sa kanyang kaloobang pumarito at makiisa sa mga kasalanang mundo. Sino bang magulang ang hindi magagalak na makita ang kanyang anak na buong kababaang loob na sumusunod sa kanyang pinag-uutos? Bilang mga binyagang Kristiyano, inaanyayahan tayong balikan muli ang ating sinumpaang mga pangako sa sakramento ng binyag at gampanan ang mga ito sa pamamagitan ng aktibong pagtupad sa mga tungkulin bilang mga propeta, mga hari at mga pari. Bilang mga makabagong propeta, dumusong tayo sa buhay ng komunidad, lalo na yung mga nasa laylayan, mga itinataboy at mga walang boses sa lipunan. Ipadama natin ang kagalakang dulot ng pakikisa natin sa kanila upang kahit papaano ay mapawi ang dilim ng paghihirap at umangat ang pag-asang magkaroon ng panibagong buhay. Gamitin ang mga talento, kakayahan, upang mamuno sa pamamagitan ng paglilingkod sa lipunan at sa simbahan. Hinirang tayo ng Diyos upang maging instrumento ng kanyang kagandahang loob at ipanalangin ang bawat isa upang maihatid sa lahat sa kaharian ng Diyos.